Yeah, hey. My life is you at your best. Hey, can't keep my dick in my pants. My bitch don't want me no. Hey, she get me out of life, bro. Yo, what's up, Earp? Kamusta rin lahat? So, ngayong araw, medyo may iba yung vlog natin. So, wala ako sa labas. So, nandito lang naman ako sa aking munting studio. At yun, may pa-mic tayo dito. Itong aking condenser microphone. So, gagamitin ko siya ngayon. So, medyo kakaiba nga to. Hindi naman tayo mahihilis ng topic. Pag-uusapan pa rin natin itong mga sapatos. Pero, ang pag-uusapan natin lang naman ay itong mga nagkalat na fake sneakers na talaga namang talamak, mapasaan man lugar at syempre sa online sobrang dami nagbebenta nito. Pero wala naman tayo problema doon. Ang problema lang ay yung mga seller na sinasabi nila is original daw, pull out, pero isa lang din naman ang tawag, kundi yun nga, fake din naman. Pull out, OEM, authorized, kung ano man. Ayun. Yun lang medyo masama doon. So ngayon nga, gagawa ko ng video tungkol doon. At bigyan ko yan ng awareness para dito, para hindi kayo maloko, magoyo. Ayun, so simulan natin. Hindi ko na ito papatagalin. Disclaimer lang syempre, hindi ako nagpropromote ng fake. Hindi ko kayo pinapabili ng fake na sapatos. At itong video na to ay para sa awareness lang, para may educate kayo kung sakaling bibili kayo yung sapatos, hindi kayo mapepeke. Mabibigyan ko kayo ng kaunting kaalaman, ha. So, ayun. So, simulan na natin. So, ang unang item na ipapakita ko sa inyo ay itong Nike, syempre. At ito ay basketball shoes. So, itong ang bagong item natin, itong Kyrie. Dami nagkalat na fake na Kyrie. Sa Kyrie 6, ito yung 11 cities inspired. So, napakaraming fake nito, lalo na sa online. So, ito yung mga colorway niya. Yan, 11 cities yan syempre. At hindi ko masyadong sa ulo to. Pero nandito syempre itong Manila, itong Tokyo, Beijing, ano pa ba? Marami. Basta yung 11 cities, alam nyo na. Lalagyan ko na dyan sa screen para makita nyo yung mga colorway niya. Halos kompleto rin yung mga fake nito. Ayun nga, mapa Manila, colorway, Beijing, Taipei, Tokyo, halos lahat kompleto. Ayan. Tingnan nyo naman yung quality. Ayan. Pero kung sapatos at sapatos lang din naman. Ayan. Pwede na rin siguro yan. Pero depende na sa inyo. Kasi iba pa rin talaga pag fake. Siyempre wala dun yung technology na tinatawag. Maliban dun, may mga colorway pa tong iba. Ayan. Papakita ko na lang sa inyo. Nadyan sa may screen. Hindi ako masyadong familiar sa mga ibang colorway nito. Pero yan. May mga violet. Iba-iba. Nagbabala kayo bumili nito. Dapat na hindi kayo basta-basta bibili. Mas maganda pa rin bumili sa mga Nike store, sa mga Tabis yan. And dyan talaga kayo bibili kasi nga dyan kayo 100% sure na original yung bibili nyo. So, sunod na tayo. Ito yung second item natin, ha. Kyrie pa rin to. So itong papakita ko sa inyo ay Kyrie Low 2. Ayan, napakarami na rin fake nito. Ayan, Lakers colorway yata to. So panigurado, wala pa naman na siguro ito sa legit. At ito may black, red and white. Ewan ko to kung may legit na to. Kung mapapansin nyo, yung Kyrie Low 2 na fake, sobrang daming sobrang dikit. Ayan, pansin nyo na lang dyan sa may toe nya, toe tip nya, ayan, ayan, dito, ayan. So, ang dami nyang sobrang dikit. At syempre dun sa hulma pa rin ng tongue nya. Tsaka yung mga dito sa may sock liner nya. Ayan, may makikita kayong zip tie dito. Nakala mo ay off-white, no? Ganyan yung mga fake, marami silang maraming gantong design ng fake na may ganito. Ayan yung tawag dito, zip tie. Kakalain mong off-white, eh, no? So mapa OEM, may zip tie na ganito. Ayan. Yan yung pakapakulo nila, no? Next na tayo. Susunod na natin itong si King LeBron. Ayan. LeBron 17. Ayan. So ang dami ng colorway ng LeBron 17 na fake. Ayan. At syempre may XDR din. Ayan, mapa-fake, may XDR din. Kasi madali naman mapeke yan kasi print lang yan. Next tayo na item. So nakita nyo naman, may Kyrie, may LeBron. Siyempre, meron naman tayong James Harden. Ayan, James Harden na tayo. Volume 4, tama ba? Ayan, dami ng colorway ng Volume 4. May mga, tawag dito, camouflage na design. May purple. So ayan, fake lang lahat ng mga yan. Ayan, nag-erich lang siguro ng mga ano yan. 2K225. So ayan, mag-ingat kayo. Marami na kayo makikita nito sa online. Katulad ng sinabi ko ng una, sure kayo makakabili ng legit sa mga Nike store lang, sa mga outlet. So ayan,
pag online, magdalawang isip ka, pagbibili ka dyan. So, marami kayong makikita ang fake nyan. So, ayan. Ayan ang mga colorway ng James Harden. Napakarami. May black and white. At syempre, yung pink lemonade na talaga mga pumatok din. Kasi napakaganda ng colorway. Bukod sa, kahit sa ganyan ang colorway niya, yung pambabaeng dati nga. Pero, yan ang uso ngayon. So, ayan. Oh. Tingnan nyo naman yung pinaka-lace niya. Oh, yung gold. Ang ganda. Ito yung nag-angat sa kanya. Eh, no? Ayan. Syempre, yung ilalim nito ay semi-translucent, kumbaga jelly. Next tayo. Ayun, hindi ko napakita sa inyo, may witness 4 pala na fake din. Mabalik tayo sa LeBron. Ayan, may mga witness 4 na fake. Sobrang dami. Ayan, mag-ingat kayo ha. Nag-erase din siguro ito ng mga 2K-2.5. Pag mga 3K to 4K, man, mga ganyan, sobrang OA na yon. Fake lang naman to. Ayan. So, awareness lang. Mabalik tayo sa Kyrie. Kyrie ulit tayo. Meron ng Kyrie Flytrap 3. Grabe. Ayan, may fake na rin ang Kyrie Low Flytrap 3. Tama ba, Low? Ayan, marami na rin colorway ito. Ayan. Kung nagbabalo kayo, bumili nga ng mga ganito sa online. Sobrang talamak na ng fake. Ayan. Pag nag-arrange to ng 2K, 3K, yeah, magtaka na kayo kasi fake lang to. Hindi, actually, mura lang yung ganito, yung Kyrie Low 2. Hindi, Kyrie Low 2. Ito nga, Flytrap 3. Nag-erase lang to ng mga 4K yata sa outlet. Ewan ko, basta may mga nakita ko. Mura lang to mga gantong sapatos. Yung mga, ano, mga gantong klase yung Flytrap, mga paka Kyrie Low 2. Mura lang tong ano, tong Flytrap na to. Kaya, mag-isip kayo na mabuti kung bibili kayo. Kasi, mura lang legit nito. Next item na tayo. So, dito naman tayo sa mga Jordan. So, ito, ang dami naglabas ang Jordan 1 na customize. Ang dating, ang katulad nito, ayan o, loopy. Loopy yung design niya. Tingnan niyo yung swoosh niya, no, lupet. Parang pinaka-kamao niya. Ayan, at ang alam ko, may ano to, may velcro, may strap, kumbaga, na tatanggal to, removable. Ayan ang design niya. Ayan, lupet, no? So para sa akin, okay to, maganda to. Maganda tong parang hindi ko susuotin to. Parang mga tipo nito, parang sarap nitong pang-display sa bahay. Kumbaga. At marami pa tong colorway, yung mga kasamahan niya na sina hindi ako masyadong fan ng ano ng lala to. Pero ito, itong samurai na to, sino ba to? Kilala mo ba to itong may samurai na to sa Luffy? Sino ba 'yon? Si Zoro, 'yon si Zoro. Zoro ba? Kung comment nyo na lang ako tama ako. Yeah, may Zoro dito ng colorway ng Jordan 1. May fake na rin yan. At ang alam ko medyo mahal daw yung OEM nito. Yung fake nito. Umabot din daw sa 3K. 3K to 3.5 bata. Medyo may kamahalan din. Pero ang kulit ng sapatos to. Yun nga, nasabi ko kanina na para sa akin hindi ko susutin to. At ang magandang pang display lang to para sa akin. Ayan. May mga ibang karakter pa yan. May mga pink pa to. Ito may Fyro. Parang ano. Parang yung sa Pokemon na ano, na character, hindi ko kilala. Pero yeah, may mga design na ng Jordan 1 na customized, napakalulupit. At syempre, wala sa legit niyan. Yung mga OEM talaga, yung mga gumagawa ng fake, may mga sarili sila mga design. May mga minsan pa may mga ano eh. May mga Philippine flag pa na design, customized, mapa ano sapatos, mapa Jordan, mapa Kyrie, katulad nakita nyo kanina na Kyrie Low 2, may design din ng Philippine flag, ayan. Sa Kobe naman tayo, marami na rin nagkalat na mamapokus, actually medyo matagal na, marami nagkalat na fake na mamapokus. Ayan, syempre rip nga pala sa idol nating si Kobe, ayan, nakakalungkot pa rin hanggang ngayon, at di pa rin ako makapaniwala na wala ng idol nating si Kobe, ayan. Pag-pray lang natin ng family nila. So, ayan, mabalik tayo. Ito yung Kobe niya. Ito yung Kobe 4 Pro Tro. Ayan. So, ang dami ng colorway ng fake nito. Grabe, sobra. Dako naman tayo sa mga pang-lifestyle na sapatos. Katulad ng, ano ba? Itong mga Yeezy. So, papakita ko sa inyo yung mga available na Yeezy ng fake. Ha? Sobrang dami ng fake nito. Grabe. Yung mga 350, yung V2. Sobrang dami ng fake. Yan, lalagay ko na lang dyan sa screen nyo. Para makita nyo yung mga colorway. Papakita ko sa inyo yung ibang colorway. Available yung mga exclusive release ng mga clay, kung ano man, true form, yung mga ganyang colorway, alis lahat. Yung mga regional exclusive, alis lahat meron na yan sa fake, sa mga OEM, grabe. Yung mga ganyang colorway, napaka imposible mabili mo sa mga presyong 2K, 3K. Kasi yung mga legit ito, nag-reach na ito ng 20 to 30K. Lalo na yung mga clay, yan, sobrang mahal ng mga price nito. Kasi nga, resale price na yan.
sobrang limitado lang stock niyan at grabe yung hype niya kaya umaabot sa ganung presyo. Kaya kung makakita kayo sa online ng 2K hanggang 3K ng mga sapatos at sinabing OEM or UA automatic, fake na 'yon. So, 'yan. So nakikita nyo ito, may Yeezy 380L yen. 'Yan, nagkalat na 'to. Tumaga 'tong colorway. Ayan, so tingnan niyo yung quality. Ang mga napansin ko lang dito, syempre yung pattern niya, ayan, at syempre yung sa midsole niya, parang hindi nakuha yung pagka, parang alien na design, yung parang may mga curved na design. So, ayan, ganyan o, fake. At ito, may isang colorway pa yan, may malupit dyan. Itong mist, may isang colorway na yan, mist. Ayan, nag-release na yan. Bagamat di pa nare-release sa online, sa legit, meron agad ang OEM. Ganun ka-advanced ang mga OEM, yung mga gumagawa ng fake. Sobrang advanced nila. Yung tipong next month pa marirelease pero sa kanila ay meron na agad, na-release na agad. 'Di ba? So, napakalupit, napakarami ng fake na Yeezy. Ayun na. Mapa yung black na colorway, yan tatlong colorway na yan. So ito na nga last item natin. So ito lang naman ang pinakamahal sa mga sapatos para sa akin. So ito lang naman ang Air Jordan 1 Dior. Grabe. Nabanggit ko nga sa inyo na sobrang galing na talaga ng mga gumagawa ng fake. Ayan, napaka-advance at meron na silang fake ito. Actually, napakatagal na. Ayan. Ang presyo nito ay napakalayo sa presyo ng legit. Kasi ang price lang nito ay umaabot lang sa mga 4K to 5K. Mga ganyan. Medyo mahal pa nga yun eh. Alam ko may 3K pa nito. Ayan, nagkalat na yung fake nito. May nakapanood ako sa Facebook nito yung nag-viral to eh. Merong nagsuot nito tapos at binuot siya ng mga kasama niya kasi nga sobrang mahal ng sapatos nito. Yung tipong ayaw mo na talagang itapak sa ano to, sa lupa or kalsada. Ayun, binuot siya tapos ayun, bumili siya ng steak sa tindahan. Tapos ang binayad niya ay kumpul-kumpul na dilibuhin ng pera. So ganun, parang katuwa lang, memes lang kumbaga. So yan, sinare ko lang. Sobrang mahal kasi ng sapatos nga na to. Nagkalat nga yung usap-usapan na pwedeng umabot to sa 3 million. So sobrang mahal nun. Pero parilis na nga to ngayong April ata. At may mga nakita na po sa Facebook katulad nito. Ang dami na nag-pre-order nito. Katulad nito, ayan o, Dior X Jordan 1 High. So full size daw ito, 100% legit. At ang post nito ay 850 pesos. Gago. Hindi, 850 pesos. So yun nga, ang price nito ay 850,000 na. At yun, mababawasan pa daw yun, no? PM lang daw. At may mga nakikita pa akong post dito bukod dito. So medyo mababa pa daw. Kasi yung mga nakita natin ng post nung una ay umabot sa 3 million pa ata yun. Depende yun sa size. Yun, sobrang galing na nilang gumawa ng ganito. At yun, sobrang bilis din. Parang virus, napakabilis kumalat. Ayun, mag-ingat kaya pala tayong lahat. At mga pa NBA player, talaga naman nahawa din to. Breaking news to. Si Rudy Gobert ay nahawa na rin. Dahil nga merong isang NBA player na infected ng virus. Yun nga, na tigil muna ang NBA. Mag-ingat tayong lahat. Ipilitin ko mag-upload pa bukas. Bibigyan ko kayo ng update tungkol sa mga sapatos na to. Para mabigyan kayo ng awareness. Inulit ko, hindi ko kayo pinipilit bumili nito. Hindi ko to pre-promote. Ang sa akin lang ay gusto ko lang kayo mabigyan ng awareness nga. Kasi nga kung magbabala kayo bumili ng sapatos, lalo na sa online, ayan, sobrang ang dami ng fake. At may mga mga seller na hindi nagsasabi ng totoo, sinasabi ng legit. Pero nasa inyo na lang yan. Kung medyo mababa ang presyo, matik na yun. Siguro, ayan, kung bibili nga kayo sapatos, mas maganda pa rin sa outlet. At syempre sa mga Nike store, Adidas store, ayan, mga paano man. Syempre, huwag niyong kalimutan na kung i-follow sa Facebook, sa Instagram, na just may description, check nyo na lang, ayan. At syempre, kung bago ka pa lang sa akin channel, make sure nakasubscribe ka. At pakipindot na rin yung utong bell para mas updated ka sa ating mga video. At may mga pag-giveaway tayong makaganap dito sa aking munting channel. So muli, paalam sa inyo. Salamat sa inyo. Pag-subaybay ka or kabahin ka ko last. Kita na lang tayo next video. King!